Hello mga kacha, good morning po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa ating everyday routine. So, ayan na po mga kacha, may client po ako dumating early in the morning. Dalawa po sila magnanay. So, ayan po yung anak. Bali yung buhok niya po nagpakulay siya last year. So, ayan na po. So, kailangan muna nating i-routing siya sa medisina. Hindi natin siya pwede ilahat kasi unang maluto yung may kulay mga kachat. So, kailangan nating i-routings yung kung hanggang saan yung itim, yun muna ang unahin natin mga kachat. Chikadura pa, no, ang nagawa. So, ayan na po mga kachat. O, diba sa nakikita nyo po. Yan. Huwag muna talaga lagyan yung kung saan may kulay. After 25 minutes, bago po natin lagyan yung may kulay. Pero bago po natin siya lagyan mga katsa, kailangan basain muna natin siya ng tubig para po hindi din siya masusunog. So, ayan na po yung nanay mga katsa. O, diba? Sobrang kulot yung hair. Yung nanay po, hanggang dulo po yung paglagay ko ng gamot. Kasi yung buhok niya, 2 years plus na yatang hindi na-reban. So, parang back to normal or naging virgin hair ulit yung buhok niya. So, kailangan nating ibabad mula puno hanggang dulo po ng buhok mga katsa. Pero lagi po nating tatandaan sa pagbababad o sa paglagay po ng ating gamot na rebanding ay magtira po talaga tayo ng half inch mula sa roots para maiwasan po ang pagka kalbo, pagkaputol ng buhok ng ating customer mga katsa. Ganun po yun siya mga katsa. Yung iba po minsan nagtataka bakit daw maraming napuputol na buhok nila, bakit daw maraming ganito, etc. Sa totoo lang po, sa pagbabad po yan ng gamot mga katsa. Huwag talaga nating isagad sa scalp mga katsa para maiwasan ang pagkabali ng buhok ng ating customer. First, nababalik po yung puno niya pag sagad talaga sa scalp. Then second po, pangalawa po, after few days, yun, magiging matapok na yun siya. So, napuputol na po siya. So, ayan na po, tapos na po natin na blower at na plancha yung first steps natin mga katsa. Sa paglagay natin ng second step mga katsa or step B, lahat na po siya. Lahat na po siya. Wala na pong routing. So, ayan yung nanay. Nakita nyo naman, diba, sobrang kulot. O, ayan. O, so, kailangan natin ng panipis-nipis ng paghilod, mga katsa, para naman maging maganda talaga ang buhok ng nanay niya. Diba? So, ayan na po, mga katsa. O, diba, yan po yung outcome. O, ayan. So, mag-stop to na po tayo. Mula roots pa rin hanggang tips ng buhok niya mga katsa. So ayun na po yung after 25 minutes. Kinat ko na po yung video kasi medyo mahaba-haba po yung video. Dalawa kasi siya so kaya kinating ko na po. Ayan na po yung anak niya na hugasan na po sa step 2. After 25 minutes po. And then pagkatapos po ng anak niyang planchahin, yung nanay na naman po. Ayan. So ayan po mga katsa. So shoutout nga pala sa iyo ate. Thank you so much po sa tiwala po sa buhok ninyo sa amin. Maraming salamat po. So ayan po. Sa step 2, kailangan pa rin natin ng planchang, bonggang-bonggang plancha. Step by step, paliit-liit or panipis-nipis po para po ma-achieve pa rin natin ang gusto ng ating customer. So ayan. Medyo may mga bunga po yung dulo kaya kinat ko na po siya. Oh, yan na po yung outcome mga katsa. So ayan yung nanay na naman po. O, tingnan mo yung buhok ng nanay, 'di ba? Gaano yung kakulot kanina. Oh, ayan mga katsa, yan po ang outcome ng ating A&W Strawberry Hair Rebonding Product. So ayan na po mga katsa, o 'di ba? May pangatlong customer po tayo, pero yung video po sa kanya sisiparate ko na lang po yan siya mga katsa. So, ayan po yung video ng magnanay. Dati po, hindi ko alam kung ano mga apelido ni ate ngayon. Kasi parang ano man yan siya sa dalaga.